Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik na po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo po ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo po kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalihin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem. Sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki, dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinaptan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom
at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamahan. Naway, lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritu ng may kapal nasa aking upang hatdan ang mga dukha ng araw. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig nang isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito,
Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta." Sumagot siya, "Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, tayo po ay mas punong-puno ngayon dahil sa ikatlong linggo ng Adbiyento, gaganapin natin maya-maya lamang ang pagsasariwa sa pangako ng paglilingkod ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang prayer and devotion groups ng ating parokya. Kaya po sila nandito sa gitna. Binibigyan natin sila ngayon ng pagkakataon mamaya sasariwain nila ng may kagalakan ang kanilang paglilingkod. Sana masaya pa rin kayo sa paglilingkod ninyo. Dahil ang ikatlong linggo ng Adbiyento ay tinatawag nating Gaudete Sunday. Kahit na nadadagdagan ng traffic, nadadagdagan pa rin ang mga ilaw, palamuti, handaan, party. Kaya makikita nyo ngayon sa kalsada, lalo na paggabi, naglalakad yung mga naka-costume, naka-special na damit, naglalakad sa kalsada, dala-dala ang mga regalo at napanalunan nila. Ito yung tinatawag nating mga kapatid. Nasabi nga ng kanta, kahit marami tayong hinaharap na issues, problema, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy ang ligaya. Magpapasko pa rin tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. No? Alam mo ninyo, pangatlong linggo na, nasindihan na, kala ko namatay na yung pangalawa, nasindihan na ang pangatlong kandila. Unang kandila, kandila ng pag-asa. Pangalawa, kapayapaan. At ang pangatlong kandila, ang kandila ng kagalakan. Isa sa mahalaga at kailangang ugali ng isang taong naghihintay at naghahanda ang kagalakan. Kaya ngayong Adbiyento, nasindihan ang naiibang kulay, hindi dahil naubusan na po ng violet. Sadyang yan ang kulay ng ikatlo. Ipinapaalala sa atin na sana merong pa rin kagalakan at nadadagdagan na ang saya. Dahil malapit na, kung hindi ako nagkakamali, 8 days na lang. 8 araw na lang. Mahalaga yung sangkap ng kagalakan sa paghihintay. Di ba pag tayo po, tayo ay naghihintay sa pagdating ng isang mahalagang tao, tayo po ay naghahanda sa gaganaping mahalagang okasyon, may kagalakan tayo. Kaya nga kahit pagod ka na, ang dumi-dumi mo na, hindi mo namamalayan kasi tuwang-tuwa ka. Dahil masaya ka. At mga kapatid, bukod sa binubuhay ang pag-asa, bukod sa binubuhay ang kapayapaan, isa sa biyaya ng Pasko ay ang kagalakan ng tao. Ang gusto ng Pasko,
maging maligaya ka. Sana maligaya ka ngayon sa buhay mo. Ano nga ba? Kailan ka nga ba nagiging maligaya? Kung babalikan natin ang unang pagbasa natin ngayon, napakasimple, napakadaling intindihin sa sinulat ni Propeta Isaías kung anong nagpapaligaya sa kanya. Ang mapuspos ng Espiritu Santo at magpahayag ng mabuting balita sa mga mahihirap, mga may sakit at mga bilanggo. Yan ang kagalakan ni Propeta Isaías, ang magpahayag ng mabuting balita. Sana ikaw din, sana masaya ka sa mga pinagsasabi mo. Sana pinapaligaya ka ng mga pinagsasabi mo. Masaya ka ba dahil nasabi mo na ang totoo? May ilang araw ka pa bago matapos ang taon na ito. Kung gusto mong maging malaya, kung gusto mong maging tunay na maligaya, subukan mo nang magsabi ng totoo. O baka naman, masayang masaya ka dahil nakapangloko ka. Masaya ka ba dahil hindi nabuking ang pagsisinungaling mo? Masaya ka ba sa mga taong nalinlang mo, naloko mo? Mga kapatid, isa pa sa mga dakilang kaligayahan ni Isaías ay ang maibalik niya ang mga taong nawala sa piling ng Diyos. Siguro ito rin yung masikapin natin, lalo na sa bagong taon na darating. Sana sikapin po nating magawa bilang mga Kristiyanong naniniwala sa Diyos na isang araw darating para hatulan tayo, sana sa bagong taong paparating, dagdagan natin ang pagsasabi ng totoo, ang paggawa ng mga bagay na magtatama, magpapabuti, magpapaligaya, at magliligtas sa buhay ng iba. Sana kaligayahan mo ang maging maligaya rin ang iba. Sana kaya mo pa rin maging mas masaya kapag gumiginhawa na rin, kapag nagbabago na rin, kapag gumaganda na rin ang buhay ng iba. Ito yung naging buhay ng isang tinig na sinasabi sa Ebanghelyo natin. Kung sa lumang tipan, may Propeta Isaías, sa bagong tipan, merong Juan Bautista. Siya ang naghatid ng kagalakan sa maraming tao noon na nabubuhay sa kasalanan, na pinahihirapan ng kanilang kasamaan. At ang kahanga-hanga kay Juan, makinig po kayo. Ito ang dapat nating matutunan kay Juan. Hindi man siya ang una, hindi man siya ang bida, ginawa niya ng matapat, ginawa niya ng mabuti ang misyong ipinagkatiwala sa kanya. Yan ang tunay na kagalakan. Ang gawin mo ng may kabutihan, ang gawin mo ng may katapatan, ang paglilingkod mo, ang ipinagkatiwala sa iyo. Minsan, naimbitahan po ako sa isang anibersaryo ng isang malaking kumpanya. Pagkatapos ng misa namin, nagkaroon ng awarding ceremony. Recognition. Binigyan ng parangal ang iba't ibang empleyado. Mga supervisor, mga manager, mga vice presidents. Ang dami.
Binigyan sila ng parangal. Pero alam ninyo kung kanino napunta ang malakas na palakpakan at sabi nga ni Brother JP na may halong hiyawan? Alam nyo kung kanino napunta? Hindi sa supervisor, hindi sa manager, at hindi sa mga vice president. Kundi doon sa janitor / messenger. Loyalty Award, 25 years. Naisip ko, sana nag-effort man lang siya para na-promote-promote man lang. Pero nung makita ko ang mukha niya sa stage na nagliliwanag sa kapayapaan at kagalakan, pinatunayan niya na wala sa posisyon, wala sa sitwasyon, nakabatay ang kabutihan at kaligayahan ng tao. Ito ay nasa kanyang mabuting disposisyon. Huwag mong antayin na may mangyari bago ka maging maligaya. Piliin mong maging maligaya kahit anong mangyari. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa ikatlong linggo ng Adbiyento, bago magpasko, bago kayo magbukas ng regalo, bago sariwain ng mga lingkod natin ang kanilang pangako, tandaan natin ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang nagpapasalamat na puso ang magpapaligaya sa isang tao. Gratitude will always be the best attitude. Grateful people are happy people. Hindi dahil mababaw ang kaligayahan nila. Hindi dahil pangit ang panlasa nila, kundi sadyang nasa mga taong nakakaalala, nagsasakripisyo, nagsisikap magbigay ang ikinaligaya nila ngayong Pasko. Mga kapatid, ngayong Pasko, sana hindi ka lang maging maligaya. Sana maging dahilan at paraan ka rin ng kaligayahan ng iba. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagtatalaga ng mga naglilingkod sa simbahan ng Quiapo mula sa Prayer and Devotion Group. Mananatili pong nakatayo ang mga taga-prayer and devotion, ang iba po ay maaari munang maupo. Mga ginigiliw kong kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ang kanyang sambayanan ang inyong pagkaloob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging tapat at dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana.
Sa bisang ipinagkaloob sa akin ng ating kura paroko at rektor, Reverend Father June Siscon, kayo po ngayon ay muling itatalaga sa paglilingkod sa simbahan ng Quiapo. Sasagot po kayo ng malakas. Kayo ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa pamumuno ng dasal at pagpapalaganap ng inyong debosyon? Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong organisasyong kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ang tungkuling sa inyo ay iaatas? Kayo ba ay nangangakong palaging magdadasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Nawa ang makapangyarihang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkaloob na kayo ay laging maging matapat. Mga giliw na lingkod, yumuko po kayo. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon sa pamamagitan ng banal na espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo po silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Nazareno, sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Bilang tanda ng ating pagbati at pasasalamat sa ating mga lingkod ng simbahan, bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Salamat at congratulations po sa inyo. Tumayo na po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon, ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila
ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghihilom mula sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib. Manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo po, o mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makakaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Sinuod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maging kaligayahan ka ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti at magsikap ka pa rin maging mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligayahan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection
na ipangtutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po sana tayo. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes naman po at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pinapalalahanan rin po ang mga nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, nais ko pong ipahayag sa inyo o banggitin ang mga pangalan ng ating mga lingkod na nagtalaga ng kanilang sarili ngayon. Sabay-sabay na lang po o isahang palakpak lang po tayo mamaya. Ang Apostleship of Prayer, ang Catholic Women's League, ang Confraternity of Our Lady of Lourdes, ang Ladies of the Black Nazarene, ang Legion of Mary, ang Love Flock, ang Ministry of the Blessed Sacrament, at ang St. Peter's Men's Society. Palakpakan po natin ang ating mga lingkod sa simbahan ng Quiapo. At muli sa ngalan ng ating parish priest at rector, Father Rufino Junsescon, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating simbahan. Salamat po mga kapatid sa inyong mga patuloy na nagsisimba at nagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Kahit hindi kayo nakakasamang mag-abot, bahagi po kayo ng ating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Masarap matulog ng maligaya, pero laging mas masarap matulog ng tumulong at nakapagpaligaya. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at ingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen.
Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kagalakan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.